Na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, Miss! Dabaglita! Same-same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Radyo! And we are so pink today. Correct. Oo, buti na lang tapos ng election. Dahil kung hindi, sasabihin ng mga Utahones ay nagpo-promote tayo. Correct. At mararanasan natin ang cancel culture. Oh. I love the color. At syempre sa lahat pa rin po ng mga kabubukas pa lamang na kanilang mga rancho, lalong-lalo na ang Hernandez Bakery dyan sa may Pandakan. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Baklitas. Woo, woo, woo! Oh, at gusto kayo nagbibilang ka sa daliri. Kasi baka sumobra. Kasi diba nung unang araw natin, sobra-sobra na nakakaloka. Alam mo naman ang iyong esposo, very meticulous. Pag sabi, apat yung ginawa nyo. O diba, talaga sinisita nyo tayo. Siyempre sa lahat pa rin mo ng mga nakatutok sa ating Facebook Live, hello po sa inyong lahat. Yes. At siyempre hindi iba, konting kembot na lamang mga pangga, 1 million followers na nga tayo. At siyempre kung sakaling mangyari man ang 1 million followers na yan, na malay nyo, di ba? May ipamigay ang energy. Diba? Kaya na pang iniintay nyo, follow us on our Energy FM Facebook page. Diba? Correct. Last year, Mara, dami natin pinamigay. Mamigay tayo ng sofa. Oo. Mamigay tayo ng mga appliances. Correct. On our 1 million. Eh, walang-wala lang naman diba? Yan pag namimigay tayo sa barangay. Appliances from Fuji Denso. Oo. Malay nyo naman din, hindi ba? Mamigay on our 1 million followers hit. Diba? Mamigay tayo ng, alam mo yun, dalawang round trip ticket ng Air Asia. Correct. O ano ba naman sa atin yun, di ba? Mga maliliit na bagay. O kaya food supplement galing sa MX3. Oo, di ba? Malay mo, magpa 1 month supply tayo ng MX3. Di ba? Mga ganong aspeto. Kaya kung makaka naman din sa inyo, hit the like button at i-share na ng i-share dahil baka ikaw na ang isa sa mga maswerteng maambunan ngayong bagong taon. At syempre, Maria, huwag nilang kalilimutan ang ating mga social media. Correct, hindi ba? Ang Kapitana Sisa at syempre ang Tita Cora. Correct. Diba? Hanapin nyo kami. I-follow nyo po kami sa aming mga social media. Pero eto mukhang hindi talaga maghahanap, Maria. Ay, bakit? Dahil parang sinukuan talaga na niya yung issue sa kanya na nag-uugna patungkol sa kanyang kasarian. Sa kanyang sexualidad. Oo. Bakit ba? Ano bang kwento? Kasi nga naman, hindi ba, parang sa in-upload nga ni Miss Tony Gonzaga ang one-on-one interview kay Alden Ray Charge. Alam mo yun, ako ay nalulungkot. Talagang ramdam na ramdam ko yung sakit na di pinagdadaanan pala niya. Na kahit na anong kasikatan pala ni Alden Ray Charge, nagkakaroon din pala siya ng moment na nai-insecure din siya sa iba. Oo. Di ba? Na, alam mo yun, na first time na marinig natin yan na nagmula sa kanyang bibig na 3 months pala siyang dumaan sa depresyon. Diba? Na kung saang aspeto na, alam mo yun, na tinakine-question na niya yung kanyang sarili. Mm-mm. Mga ganun pala. Ano. Kasi Mari, aminin naman natin kapag mga artista kasi, takot na takot yung mga yan na mapalitan. Correct, diba? Una sa lahat mapalitan kasi lalo na ngayon maraming nag-uusbungan. Hindi, tsaka alam mo yun, first time ko din marinig sa bibig niya na kung dumaan din pala yung takot matapos yung era nung aldab nila ni Mainland. Oo. Diba? Na nandun pala yung takot na ano meron. Pero hindi pala niya naisip na tipong darating ang isang Catherine Bernardo sa buhay niya na muling magpapasigla sa kanyang karera. Hindi ba? Kung saan nga naman tumabo ng million-million ang Hello Love Goodbye. Which diba? Is hindi pala nakakulong lang yung karir niya sa aldab. Oo. Diba? Na ang dami nagbukas sa kanya ng pintuan. At syempre sa ngayon, ang walang katapusan na ng, alam mo yung issue sa kanya sexualidad na siya ay bakla, bading, Becky, ding, di ba, akla. Yung balikan natin, Mare, yung dahilan kung bakit siya, ano, bakit siya pinaghihinalaan, bading. Hindi, kasi nga, di ba, sabi nga, di ba, na parang tipong, gaya lang sinasabi na napag-usapan nga nila ni Miss Tony Gonzaga, na kapag ang lalaki sa showbiz is wala kang jowa, talagang like Piolo Pascual, walang kamatayan. Ang, alam mo yun, kasi hanggang ngayon, wala naman siyang partner, wala siyang jowa, pero happy siya sa buhay niya. Kasi meron siyang Inigo Pascual. Correct. Di ba, yung mga ganong
yung aspeto na hanggang ngayon, 'di ba, inugnay na kung kanin-kanino si Piolo, 'di ba, ng mga artista na bading siya ganyan na parang din si Alden yan, 'di ba, na porque alam mo 'yon, hindi sila nagkatuluyan ni Main, si Main kinasal na, ginawa ng issue, tapos parang kasarian niya na lagi na lang ganyan na hindi nalalaman ng tao na ang priority pala ni Alden is kanyang pamilya. Correct. Diba? Yung priority muna niya is yung masettle niya muna ng maayos yung kanyang pamilya bago siya mag-set. Although, syempre, natatakot din siya kasi 31 na nga siya, diba? Is parang sinasabi nga niya na tipong, teka sandali, parang napag-iiwanan ba yung sarili ko yung mga ganong aspeto? Tandaan mo, hindi nag-expired yung lalaki. Diba? Maaring ang babae, Mara, ay mahuli sa biyahe. Pero hindi naman, diba? Kapag hindi na pwede magkaanak. Oo. Pero ang lalaki pwede pa eh. Oo naman, 'di ba? Pwede naman, alam mo 'yon, sa babae din naman actually 'wag din matakot yung mga 31 years old na and above ngayon, 'di ba? Na hala, wala pa akong asawa, wala pang ganito. Alam mo 'yon, yung ma-pressure. Yung ma-pressure kayo na hala, baka magsara ang matres ko, yung mga ganyan. magsara yung matres ko. Maglesyo. Uy, walang ganon, hindi nag-expired, walang expired. Maglesyo matres ko. magtampo yung laman sa gitna ng mga binti ko. Ay, di ba? Baka maghilom ang suga. Charot. Magsara. Magsara. Ang lagusan. Ang lagusan para patungo sa bukang liwayway. Hoy, walang gano'n. Huwag kayo ma-pressure. Tandaan nyo, di ba? May mga artista na nakikita naman natin, di ba? Si, like si Angeline Quinto. Diba? Ilang taon na siya nung nagkaroon siya ng anak. Yes. Si Miss Alice Dixon. Yung mga ganong aspeto. Pero mabalik tayo kay Alden. Diba? Na parang sabi nga niya na tawagin nyo na siya lahat ng gusto niyang itawag sa kanya. Yung nga mga Becky, bakla, ading, yung mga ganyan. Na, ang para naman din sa kanya is bahala na kayong mag-isip. Dahil alam mo yun, napapagod na pala siya. Tapos na rin siya sa mga ano. I-justify yung kanyang kasarian. Kung ano na daw yung iniisip nyo, sige, isipin nyo na lahat ng gusto nyo. Pero ngayon, kung meron man siyang isang na-realize, diba? Ano yun, Mare? Yes, alam mo yun, bakit ko kailangan i-please yung mga taong nag-iisip sa akin na ako yung bakla? Diba? Na ang dami namang taong mas, alam mo, yung nakakakilala nga sa kanya, which is correct. Tama siya, diba? Na maraming taong nakakakilala sa kanya, maraming taong, alam mo, yung mas pwede niyang pagtuunan ng oras kaysa, alam mo, yung pagtuunan niya ng oras, yung mga taong wala naman din gagawin, kahit i-explain pa niya yung sarili niya, ay ipipilit pa rin yung gusto nila. Walang ambag sa kanyang, sa kanyang karera. Diba? Tsaka, Mari, diba, isa sa mga natalakay niya doon, pagod na din siya na, nasagutin yung isa-isang mga nagtatanong kung meron silang anak ni Main Mendoza. Correct, diba? Parang tipong nasabi na niya na once, hindi na niya kailang ulit-ulitin. At saka, Maria, pahapyawan na lang din natin ito. Nag-usap pala sila. Oh, diba? Ni Main, bago yung diba? Kasal. Bago yung kasal, nag-usap na sila, diba? Kung baga, meron silang sinserong pag-uusap. Pero yun na nga, back to issue sa kanyang kabadingan, diba? Nasabi nga niya, bahala na kayo. Diba? Kung ano trip nyo, sige. Hindi niya babasagin yung trip nyo. Tsaka hindi yun na magde-define, Mara, sa galing niya bilang aktor. Oo, diba? Tsaka ang dami na niya napatunayan talaga sa mga tao. Kaya nga, we love you. Alam mo, mas lalo kitang minahal. Diba? Si Alden. Nung right lalo after, tayo nagkaroon ng respect sa kanya. Tsaka alam mo yun, nakakabilib, kung meron man, sa mga babae na nakikinig sa atin, kung meron man kayong dapat na in-idolize or alam mo yung pinapangarap na lalaki makasama nyo sa buhay, siguro yung aspeto na ako, siguro, syempre, diba, na siguro mas nagkaroon ako ng paghanga kay Alden nung narinig ko yung, alam mo yun, yung pagmamahal niya sa pamilya. Kasi dapat, yun talaga dapat, yung hinahanap yung katangian ng lalaki. Na, alam mo yun, unang-una, dapat mahal niya yung pamilya niya. Correct. Mahal niya yung mga magulang niya. Inuuna niya yun. Pangalawa, alam mo yun, na tipong may takot sa Diyos. Correct. Diba? Kasi talagang makikita mo lahat ng katangian eh. Diba? Na siguro ma, kung sino mapapangasawa at liligawan ni Alden in the future, diba? Kapag ka talagang, alam mo yun, nag-desisyon na siya mag-settle down, ay napakaswerte. At saka, Mari, isa pa sa mga hinangaan natin kay Alden, no? Kahit nai-issue siya sa kung ano-anong mga isyong mga tungkol sa kanyang sexuality. Eh kabubuhas lamang ng isang foundation na kung saan naglalayong tulungan, makapag-aral yung mga hindi nakakapag-aral. Kasi di ba minado nga siya, first year college nga lang siya, di ba? Na parang tipong nakakatuwa naman na yung hindi niya natupad para sa sarili niya, tinutupad niya para
sa ibang tao. Correct. Diba? Bihira yung mga ganong artista. Tiyan mo, nalaman ba ng lahat yan? Hindi. Kinamera ba niya yan? Hindi. Vlog ba niya yan? Pero diba? Nakaka-inspire siya ng diba? Tao. Diba? Ngayon lang din nalaman ng lahat na tipong, ay, diba? Despite pala sa mga issue binabato natin sa kanyang kaseksualidad, ang dami niya natutulungang tao. Mm-hmm. Diba? Kaya doon sa mga kababaihan, diba? Umarap kayo ng ganyang klaseng lalaki, hindi yung tipong nakita nyo lang sa inuman, mabango lang, masarap. Mm-hmm. Alam mo yung masayang kainuman, mm-hmm. Jojowain nyo na kaagad, tapos magsipag-upisa ano, kayo alagada. Alam mo yun? Tsaka yung mga tinatawag nating minsan na Becky, mga ganyan, kung ano-ano, sila pa yung mas lalaki sa lalaki. Actually, diba, sabi nga sa kanta ni Glock 9, diba? Minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Correct. Diba, ang dami nga sa showbiz, may Diba? Ang daming project pero hindi nagsusustento sa anak. Correct, diba? Yung mga gano'n na sinasabi lalaki sila. Kaya ikaw, alam mo yung tingin mo sa mga bakla, halika dito sa stasyon, sundukan tayo. Kaliwat kanan ng babae sa buhay pero ano? Diba? Ano ba? Parang hindi rin sukatan, ng isang lalaki. Yung alam mo yon, madami kang naging karelasyon. Mm-mm. Yung marami kang inanakana. Pasintabi wala po akong inaano. Pero hindi sukatan ng pagiging lalaki yun na sabi mo marami kang naging panganay. Mm-mm. Marami kang ginowa, marami Mm-mm. kang sinaktan. At the end of the day, masaya ka ba? Hindi, diba? Oo. Diba? Napag-aaral mo ba? Oo. Napapakain mo ba? Correct. Ibibigay mo ba pangangailangan? Diba? Kaya sa mga ganyan, nakakabilib. Alam mo yon, two hands up ako. Kumbaga parang kay ano, kay Alden, lalo pat na lamang ko. Kasi syempre, ganun na rin ako ngayon sa pamilya, diba? Ay, hindi ko priority ang love life kasi priority ko ang pamilya. Pero ikaw, Mare, bakla ka. O hindi, lalaki ako, suntukin kita eh. Hindi tayo nakapink. Pero lalaki tayo. Diba? Sinong bakla? Wala, walang bakla dito. Baka sungangain kita. Tsaka! Ang pait! Anyways, diba? Yun lang nakakabilib. Sana dyan na natapos lahat ng usapin. Mm-hmm. Diba? Sabi nga ni Alden, ulitin ko lang din, na isipin nyo na lahat ng gusto nyong isipin. Kung anong trip nyo, hindi niya babasagin yun. Mm-hmm. Tama na yun. That's it. Hindi tsaka, Mare, sa kulturang Pilipino, ito masakit na isipin, pero ang mga taong or ang puno na maraming bunga, siyang pinupukol na pinupukol. At ito lang din, para sabihin ko sa lahat. Alam mo, Mamare, diba, sabi mo nang bakla tayo. Bakla ako, diba? Wala naman ako masasabi. Sabi mo kanina, straight ka. Hindi, pumapato sa straight. Diba? Alam mo kapag meron lang ako na daanan, yung mga tipong pag dumaan ako, tapos may mga grupo ng kalalakihan na ay, gumaganon. Alam mo, binabalik kang hinahabol, hinamo ka ng suntukan. Oo, agad. Kahit talaga madami sila. Diba? Sabi mo nga kahit madami kayo, hindi nyo ako kayang patumbahin. Diba? Gusto ko yung parang tapos superhero. Tapos biglang titigil sila. Oo. Diba? Yung mga ganon. So, tuturuan. Wala. Yung mga tipong kasi ganyan eh. Diba? Tandaan nyo, tao tayo pare-parehas. Diba? Mm-hmm. Bakit sinabi ko ba na ano? Bakit? Gabi bang mga bakla pag niloloko nyo kami na dumadaan? Ay, Bading. Ay, mm-hmm. Becky. Bakit? Pag nadaanan ba namin yung mga lalaking tambay, sabi na, ay, tambay. Oo. Ay, yaka. Diba? Oo. Ay, lasong ka sa lipunan. Oo. Ay, wala ang pera. Ay, PG. O, oh, diba? Ay, nako. Diba? Mga ganon. Nakakarinig ba kayo ng ganong salita? Hindi. Ay, maglalasing. Ay, Diyos ko. Diba? Yung mga ganyan. Samantalang kung wala kayong pampagupit, sa bakla kayo lumalapit. Diba? Yung mga ganong aspeto. Parang tama lang naman, diba, na nakakalok. Kaya tigilan na po natin mangutya. Mm-mm. Kasi nga naman, diba, mapababae, mapalalaki. Mapalalaki, babae, bakla, tomboy man. Mm-mm. Alam niyo yun, pare-parehas na yung ginawa ng Diyos na tao para i-enjoy itong mundo. Correct. Alam mo yun, hindi para kutyain natin ang isa't isa. Mm-mm. Kaya, alam mo yun, tigilan na natin. Tama nga naman din si Alden, diba, sabi Mm-mm. nga niya, kaysa naman ubusin natin ang oras natin sa pakipagtalo, pangungutya ng ibang tao. Tsaka para ipaliwanag mo yung sarili mo pa. Correct. Diba? Na, bakit hindi tayo humanap ng pagkakakitaan natin? Mm-mm. Yung pwede natin, alam mo yun, makabili tayo ng bigas na iahain sa ano natin. Correct. Sa pamilya natin. Oo nga't lalaki ka nga na straight, pero anong ginagawa mo? Anong inuwi mo sa pamilya mo? Galing sa sugal, galing sa nakaw, galing Mm-mm. sa kung ano man. Diba? Mas nakakaya yun. Mm-mm. Diba? Kaya mga ganun, nagigigil ako sa inyo. Hoy, ba?
pare mamaya. Oh, diba? Naku, isa na namang ano. Issue ng kabakla. Oo, nakakaloka. Pero umuulit ng kabakla ni yung araw na to na issue. Pero alam mo, crush ko yung susunod mong balita, promise. Talaga? Alam mo, pangarap ko yung, alam mo kung anong pangarap ko sa susunod mong ibalita? Ano? Yung maami ko lang yung kilikili niya, ganyan. Oh, no? Tsaka pati si Aldin, no? Mukha talaga sila mababango. In fairness, diba? Ano, mababait. But anyways, ayan, dyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Usaming pagbabalik, usaming kabaklaan na naman, kaya pala siguro tayo nag-pink. Oo. Baklang bakla. Babae. Muli mo ako man si Kapitan Narciso. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas. Woo, woo, woo! Oy, in fairness. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!